Alright, hello mga boss, kamusta? Magandang umaga nga pala sa inyong lahat. At welcome nga pala sa ating channel. Ngayon nga pala mga kabosamo, makikita nyo itong motor sa harap natin, Honda ADV160. Ngayon nga pala mga kabosamo, ay mag-i-install tayo ng loud horn at ng mini driving lights dito sa Honda ADV. Papakita ko sa inyo mga kabosamo kung paano yung diskarte. Para sa mga mahilig mag-DIY. Ito nga pala yung gagamitin natin. Siyempre kailangan natin ng wire number 18 tsaka number 16. Tapos ito pala yung gagamitin nating busina, PA horn. Then meron din tayong interruptor relay na ikakabit para medyo maangas yung ating busina. Then ito naman pala mga kabosamo yung gagamitin nating mini driving lights. So ordinary lang siya pero malakas yung kanyang ilaw. Syempre mga kabosamo, ito pala yung kakabitan natin na ADV. Tinanggal ko na pala yung mga fairings na kailangan natin baklasin. Alright, hello mga boss. So, tapos na po natin installan yung ADV ng PIA horn at ng MDL. So, yung MDL po, dito po natin siya in-install. Ayan. Di pa po siya tapos ilock ng maigi dahil i-ice pa natin siya. Pero ganyan na po yung position niya. Kaya lang po kasi hindi pa po kasi gabi. Kaya hindi ko pa siya talaga ma-adjust. Mas okay siya i-adjust kung talaga madilim. Para makita mo talaga kung saan yung buga niya. Pero yan na po, gumagana na po yan. Then ito rin yung po yung busina natin. Yung PA horn natin, dito naman po natin in-install. Inalis po natin yung stock mga boss amo. Yan. Hindi na po natin kinabit yung stock. Isa lang po yung busina niya. Pero yan po, dalawa po yan, PA horn. Ibig sabihin, isang klase lang po yung busina niya. Hindi po siya yung dual contact. So yan. Tapos ito po yung switch ng MDL niya. So gumagana na po yan mga kabosamo, pakita ko sa inyo. Susi muna natin. Yan. So susi, tapos buksan natin yung MDL low. Yan, gumagana na po yung MDL natin, low yan. Tapos yung white, high lang natin. Tapos white na yan. So good yung ating wiring sa ilaw. Busina naman, meron tayong nilagay na interruptor relay dito. So busina natin, pwede rin mabilis. Yan. So, yun yung kagandahan ng may interruptor relay. Pwede mong irat-rat. Lalo ngayon, New Year. Pwede rin single. Then, mabilisan lang mga kabos amo, papa. I-explain ko lang sa inyo yung wiring na ginawa ko. Kasi hindi ko na po siya na masyadong na-vlog. Gawa nga po na nagmamadali. Dahil po, 24 na po ngayon. So, Merry Christmas sa inyo lahat mga kabos amo. Pasko na mamaya, gabi. Sumayad lang ta ako mga kabos amo. Yan, sumayad din ako ngayon kasi kailangan natin ng sideline. So, mabilisan lang mga kabos amo, papaliwanag ko sa inyo yung ating wiring. So, nag-start tayo dito sa relay. Sa busina muna tayo mga kabos amo. Yan. Meron tayo ditong apat na wire sa ating relay. So, Bosch relay yung gamit natin para matibay. Yan. Tapos SP, ST lang po siya. Single throw lang siya. Tapos, kabos amo, kung mapapansin nyo, yung number 87, ito yon. Mabilisan lang to ah. Gawa nga nung magmamadali rin tayo ngayon. Yan yung pag sa susunod na may magpa-install. Detailed natin. So, yan. Number 30 ng relay. Kukonnect nyo siya sa busina. Tag-isa sila. Kung mapapansin nyo dito, naghiwalay yan, dalawang wire. Yung isa dito sa busina, isa naman sa isang busina, sa horn number 2 natin. Yan o, naghiwalay sila.
Tapos syempre, kailangan ng background ng butina natin para gumana, para tumunog. So meron yan, yung isang terminal niya, tsaka ito pinagsama. Tapos kinonect sa ground. Yan. May terminal tayo dyan para sa ground. Yan. Kinonect natin siya. So tutunog na yan dahil may ground na, tapos may positive na. So dito naman tayo sa 8586, itong dalawa, yung pink tsaka yung white. 8586 yan. Syempre kailangan ng trigger, isang negative, isang positive. So dumaan sila dito sa ating interruptor relay. Yan, adjustable na interruptor relay. Pero kung walang adjustable interruptor relay, rekta nyo na siya dito sa stack na kanyang wiring ng kanyang busina. So ito yon, dalawa. Isang green, yung as in green na green, tapos isang light green. Light green positive yan. Yung green negative naman yan ng busina. Pag Honda, ganun kadalasan yung wiring yan. Positive trigger yan. So gawin nyo yung red ng ating interruptor relay. Diba dumaan na dito yung ating 8586. Yan, naging yellow sila parehas. Tapos pagdating dito, bawal kayong magkabaligtad. Kasi isang red, isang red, isang black yan. Yung red positive, yung black negative. So yung black, i-connect nyo siya dito sa green ng stack na horn terminal. Kasi yun nga yung ground. Yung red naman, yun naman ikakabit dito sa light green. Siya nga yung positive trigger. So positive trigger yan, dadaan ng interruptor relay. Kaya yung busina, rumaratrat. Tak-tak-tak-tak. Ganun. So next, meron tayo ditong isa na lang, number 30. So kadalasan naman sa number 30, kasi siya kasi yung pinaka main. So kadalasan yan sa battery yan kinoconnect. Rekta yan dito. Meron tayong wire dito. Yan. Rekta sa battery yan. Tapos meron tayong fuse. Importante yung may fuse kasi para sa safety purpose natin. Yan. Meron fuse yan, 15 ampere yung loob niyan. Yan, kulay blue. 15. Para safe. Tapos, battery positive. Yan o. Kita nyo naman, positive. Isa lang yan. Hindi na tayo naglagay sa ground ng battery dahil nga, matibay na rin yung ground natin dito. Isa pa, naglagay pa tayo ng extra wire. Yan. Ground din yan, papunta dito sa harness. Dito rin sa stock na busina. Negative kasi yan. So, nag-extra pa ako ng negative para maganda yung ground natin. Matibay. Okay, so tapos na tayo sa relay. Ganun lang, kabasa mo yung sa busina. Ganun lang kadali mag-wirings. Yun lang. Sa MDL naman, mga kabasa mo, importante kailangan meron muna kayong pwestuhan. Tulad niya, dyan ko siya pwesto. Okay naman yung pwesto natin dito. Tapos, yung kanyang mga balas, ito nandito. Sa loob. Yung open esto. Para malinis. Okay? Tapos yung three-way switch dito. Ilagay ko sa ating side mirror. So, meron tatlong wire yung three-way switch. Hindi ko na ito nilagyan ng, ano, ng relay, yung ating MDL. Kaya madali lang yan. So, ito yun yung wire galing dito. Na pinadaan ko sa loob para malinis tignan. Then pumunta siya dito sa ilalim. So pinaghiwalay ko yan. Itong red na to, ito yung accessories wire. Kinunik ko siya dito sa may black. Itong mga kabasa mo, meron kayong makikitang black dito. So may susian niya, yung socket ng susian ng ADB. Yung purong-purong black, yun yung accessories wire. Gamit din kayo ng test light para sure. Okay, tapos ito yung ating common ng ating three-way switch. So may supply lagi yan. Ngayon ibabato naman niya yun dito pag naglagay kayo ng power or nang nag-switch kayo. So ito yun, yung dalawa. Itong dalawang yan. Yung red, ito yung high. Yung blue, ito yung low. So ginamitan ko lang siya ng socket dito, mga kabos amo. Yun. Ito, kinabit ko lang to. Para kunyari magpapalit ng MDL, tatanggalin mo na lang yung socket. Okay, naka-wirings na siya. Paliwanag ko sa inyo to. Ito yung tatlong wire ng MDL natin. So, di ko na inano kasi nasa loob na siya. Naka-ayos na. So, yung black, ito yung negative ng MDL. Yung red, ito yung kulay dilaw. Tapos yung blue naman, ito naman yung color blue yata yun. Doon sa may MDL. Or yellow. Basta ganun.
Basta itong blue tsaka yung red. Ano yan, high beam tsaka low beam yan. Pwede naman magkabaligtad dyan. Tapos yung black, ito yung ground. So, mapapansin nyo yung black dito. Nilagay ko nga dito sa may green nang galing sa busina. Yan, tapos, naglagay pa ako ng extra papunta sa ground. Para matibay yung ating ilaw. Yung ground. So, ganun lang kasimple ka basta ama yung wirings na ginawa ko. Tapos, tatanggalin nyo lang yung stock na busina. Kakabit nyo tong PIA horn. Ganun lang. Mahirap lang dito magbaklas ng kaka. So, ngayon, ibabalik na natin yung kaka tapos linisin natin yung wirings. Let's go! Alright, mga kaboss amo. So, yan. Nabalik na po natin yung kaha ng Honda ADB160. Ngayon po, mga kaboss amo, try na po natin yung ating in-install. Yan po yung ilaw. Diyan ko po pinesto sa may ilalim. So, try po natin yan ngayon, pati po yung busina. Kung ano po yung kinalabasan ng pag-install natin. And so, diyan lang po medyo matagal sa pagbalik at pagtanggal ng kaha. So, tara po mga kaboss amo, try na po natin. Alright, kaboss amo. So, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Abangan nyo na lang po yung mga susunod natin mga i-upload. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng ating mga video, pati po sa lahat po ng nakafollow sa ating Facebook page. Thank you so much, kaboss amo. Hanggang dito na lang po muna. Kita kayo sa next vlog.